Matamlay na naglalakad si Aileen sa gitna ng kalsada. Kahit alam niyang maraming sasakyan ang dumadaan, hindi niya inaalintana ang mga taong nakatingin sa kanya at sinisigawan siya na gumilid dahil masasagasaan siya sa gitna ng kalsada. Parang walang naririnig ang dalaga at nagpatuloy lang sa paglalakad. Isang truck ang muntik nang makabunggo kay Aileen, ngunit parang wala lang iyon sa kanya. Hoy, magpapakamatay ka ba? Huwag kang magdamay ng ibang tao sa problema mo. Nakakaistorbo ka sa mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Malakas na sigaw ng lalaking driver kay Aileen. Walang emosyon at tumingin ang dalaga sa driver. At wala siyang binigay na sagot, bagkus patuloy lang ito sa paglalakad. Patuloy din ang pagpreno ng mga sasakyan sa kanyang daraanan. Dahil wala siyang pakialam, kaya ang mga nagmamaneho na lang ang nag-a-adjust sa kanya. Napadaan si Aileen sa isang tulay na napakataas at ilog ang nasa baba. Dandang umakyat ang dalaga sa hawakan ng tulay habang patuloy pa rin ang kanyang iyak. Ilang araw na nakalipas at hindi pa rin matanggap ni Aileen ang pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil sa car accident. Nang araw na mamatay ang mga magulang ni Aileen, ay nagkaroon sila ng alita ng kanyang mamagulang. Naging mataas ang pride ng dalaga at naisipang maglayas ng bahay. Hindi magawang pabayaan ang mamagulang ni Aileen. Nahiyaan ang dalaga sa paglalayas. Kaya naman ay hinanap nila ang kanilang anak. Dahilan na pagmamadali nila ay nabangga sila ng isa pang sasakyan at tumilasik sa malaking puno na nasa gilid ng kalsada. Isang doktor ang tumawag sa dalaga at sinabing isinugod sa ospital ang kanyang mamagulang. Ngunit huli na nung dumating siya, dilulan ng buhay ang kanyang mamagulang. Labis ang pagsisisi ng dalaga sa kanyang ginawa, hindi man lang siya nakahingi ng tawad sa mamagulang niya. At kahit uling yakap ay hindi niya nagawa, mas lalong lumukas ang hikbi ni Aileen habang pinagmamasdan ang kalmadong ilog na nasa ilalim ng tulay. Matapos isipin ang mga masasakit na nakaraan niya at ang mga nangyari sa pamilya niya, marami man ang dumadaan sa kalsada na nasa likuran ng dalaga ay hindi niya inaalintana ang mga iyon. Kaya mas lalong nagkakaroon ang dalaga ng lakas ng loob upang gawin ang kanyang iniisip habang nakatingin sa kalmadong agos ng tubig ilog sa ilalim ng tulay. Ayoko na mabuhay. Pagod na ako. Sigaw ng dalaga sa kawalan. Tuluyang umakyat ang dalaga at tila isang maling galaw niya lang ay maari na siyang mahulog sa ilog. Sa hindi inasang pagbitaw ng dalaga at pagtalon niya sa tulay ay may humawak sa kanyang isang kamay dahilan upang mapadilat siya ng mata at tingnan ang realidad sa kanyang paligid. Natauhan ang dalaga ng mapagtanto niya na nakalambitin siya sa tulay. Miss, huwag mong gawin yan. Marami pang pwedeng gawin sa buhay. Hindi itong solusyon para malampasan ang problema na pinagdadaanan mo. Payo ng lalaki na mahigpit na nakakapit sa kamay ng dalaga. Nakaramdam ng takot si Aileen at tumawak din ng mahigpit sa kamay ng lalaki. Kumapit ka na mahigpit, utos ng lalaki habang inaayos ang kanyang pwesto para mahila pataas ang dalaga. Huwag mo kong bitawan please, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ng dalaga, nang magtagumpay ang binata sa paghila sa dalaga, ay pareho silang napaupo sa gilid ng kalsada. Hindi ka ba nag-iisip? Ganun mo na lang ba tatapusin ang buhay mo? Tanong ng lalaki. Biglang umiyak ang dalaga dahil agad na naman niyang naalala ang mamagulang niya. Pakiramdam ko, napakasama kong anak. Pakiramdam ko wala akong ginawang tama. Sinaktan ko ang mamagulang ko. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanila. At ngayon wala na sila. Pakiramdam ko wala na ring saysay ang buhay ko. Umiiyak na sabi ng dalaga habang sapo-sapo ang kanyang muka at sumundal sa pader na nasa likuran niya. Ang tanga ko, napakasama ko. Kasalanan kong lahat ng ito. Kasalanan ko kung bakit sila nawala. Inis na sinampal-sampal ng dalaga ang kanyang sarili at malakas na umiyak. Tama na miss, hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyayari sa iyo. Malampasan mo rin yan. Paalala ng lalaki at niyakap ang dalaga. Malakas na iyak ang pinakawala ni Aileen sa bisig na lalaking kahit hindi niya naman kilala
Ngunit nagawa niyang umiyak ng walang pag-aalinlangan. Nagawa ng lalaki na pag-aanin ang loob ng dalaga. Sa mga oras na iyon, inyatid niya rin ang dalaga pauwi sa kanilang bahay upang masiguro ang kaligtasan nito. Basta lagi mong tatandaan, anuman ang mangyari sa buhay mo, mahirapan ka man, tandaan mo na lagi mong kasama ang Diyos at hindi kanya pababayaan. Paalala ng lalaki habang naglalakad sila pauwi sa bahay ni Aileen. Salamat ah. Baka sumuka ng dalaga ang labis na pagod at pagkatamlay. Dulot na rin iyon ng labis na pag-iyak ng dalaga. Kaya napapabayaan niya na ang kanyang sarili. Salamat kasi tinulungan mo ako kanina. Actually, naisip ko lang naman talaga na gawin yon kasi pakiramdam ko wala nang halaga ang buhay ko kasi wala na sila. Pero ikaw, pinaintindi mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin, lalo na ngayong napakabigat ng nararamdaman ko. Alam mo, tama ka eh. Hindi porket wala na yung mga taong mahal mo sa buhay, susuko ka na. Kasi nawala yung mga taong pinagkukunan mo ng lakas ng loob, maging matatag at magtiwala sa Diyos, malalampasan ko rin ang lahat ng ito. Napangiti ang lalaki sa sinabi ng dalaga. Tilis sa wakas ay natauhan na rin ito. So paano ba yan? Hindi mo na ako kailangan. I'm sure naman, alam mong mali yung ginawa mo kanina, di ba? Kaya huwag mo nang uulitin yon. Ikaw rin. Baka pagsisihan mo. Napayo ko ang dalaga sa sinabi nito. Oo na, alam kong mali yun kaya itatama ko. Salamat sa'yo. Paano? Ito na yung bahay ko. Salamat sa paghatid. Sabi ng dalaga, tinuro ang bahay na nasa harapan na nila. Mabuti naman kung ganon. So paano, alis na ako. Tsaka magpahinga ka na lang din kasi gabi na. Sabi ng lalaki. At mga alis ng lalaki nang bigla siyang pigilan ng dalaga. Saglit lang. Dahan-dahan namang tumingin ang lalaki at tila may hinihintay siyang sasabihin ng dalaga. Anong pangalan mo? Tanong ni Aileen sa lalaki. Oliver. Iniabot ng binata ang kanyang kamay sa dalaga at ngumiti. Aileen nga pala. Agad namang inabot ng dalaga ang kamay ng binata at nakipag-shake hands na tila ay ayaw nilang bitawan ng isa't isa. Sige na, mukhang gabing-gabi na. Salamat ulit. Pag-uuna ng dalaga bago bumitaw sa kamay na binata. Ay, sorry, yung kamay ko napahigpit sa kapit. Nakangiting sabi ng binata at muling binawi ang kamay. Na makaalis na si Oliver ay hindi maalis ang ngiti ng dalaga sa kanyang mga labi. Hindi niya maintindihan ngunit magana ang loob niya sa binata kahit hindi niya pa ito gaanong kilala. Nais ng dalaga na makita niya ulit ang binata at makasama. Nais niyang kilalanin ng gusto ang binata. Dahil pakiramdam niya, matutulungan siya nitong maging masaya ngayong wala na ang kanyang mga magulang. Pagpasok ng dalaga sa loob ng bahay nila, ay agad na bumungad sa kanya ang tahimik na paligid at napakadilim, yung tipong walang kabuhay-buhay dahil wala na yung mga taong nagpapasaya at nabibigay kulay sa bahay ng isang pamilya. Binuksan ng dalaga ang ilaw. Agad na bumungad sa kanya ang isang litrato na nakapatong sa lamesa. Isang family pictures na masaya pa silang magkakasama at wala pang mga away ang nangyayari sa pagitan niya at ng kanyang mamagulang. Muling namuo ang mga luha ni Aileen at nawala ang ngiti sa kanyang mga labi habang papalapit sa litrato. Ma, pa, patawarin niyo po ako. Naupo ang dalaga sa sopa at niyakap ang litrato na nasarpan niya. Patawad kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Patawad po kung hindi ako nakikinig sa mga payo niyo. Ngayon ko lang nalaman kung bakit lagi niyo akong pinapagalitan sa tuwing mali ang ginagawa ko. Kasi alam niyo na hindi sa lahat ng oras makakasama ko kayo at matututo akong mabuhay ng mag-isa dahil wala na kayo sa piling ko. Kasalanan ko po kung bakit nangyari to. Kung sana hindi ako naglayas, hindi kayo mapapahamak. Umiiyak na sabi ng dalaga. Kinakausap niya ang litrato na tila ba ay totoong tao habang mahigpit niyang niyakap. Huwag kayong mag-alala, mapa. Gagawin ko ang lahat para hanapin kung sino man ang may gawa nito sa inyo at pagbabayaran nila iyon. Pangako, kahit doon man lang babawi ako sa inyo. Dagdag pa ng dalaga. Sa labis na pagkalungkot ng dalaga ay
nilibang niya kanyang sarili sa paghahanap ng mga suspect sa pagkamatay ng mga magulang niya. Hindi tumigil ang dalaga sa paghanap kahit napagod na siya ay hindi niya inaalintana dahil ang nais niya ay mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Nangako siya na kahit doon na lang siya bumawi at mapatunayan niya na nagsisisi siya sa ginawa niyang pagsuway sa mga magulang niya. Hindi na rin nakita ng dalaga ang lalaking si Oliver na kasama niya ng gabing iyon. Ngunit ang mukha ng lalaki ay nanatili sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay nasa paligid niya lang ito palagi na palihim nagmamasid sa kanyang mga galaw. Makalipas ang ilang linggo, dahil sa kamadalian ni Aileen ay hindi niya nakita ang isang lalaki habang naglalakad siya sa kalsada. Nabangga niya ito at natapunan ng kape ang suot nitong white t-shirt. "Naku sir, sorry, hindi ko po sinasadya," agad na sabi ng dalaga at pinagpagan ang damit ng pinata na natapunan ng kape. "Sorry po," pag-ulit ng dalaga, pagtingin ng lalaki sa kanya isang pamilyar na mukha ang nakaharap niya. "Oliver?" Hindi na malaya ng dalaga na nakangiti siya habang tinitingnan ang binata. "Aileen?" Tanong din ang binata na pangiti silang pareho bago tumayo. "Ikaw nga, naku pasensya na, hindi ko sinasadyang mabangga ka. Natapunan ka tuloy ng kapinawa ko. Nagmamadali kasi ako kaya hindi kita napansin," sabi ng dalaga. "Hindi, ayos lang. Pahingi na lang ng tisyo kung mayroon ka dyan," sabi ng binata na agad namang inabot sa kanya ni Aileen. "Pasensya na talaga," pag-ulit ng dalaga. Abala naman sa pagpunas si Oliver sa kanyang damit na natapunan ng kape. "Ayos ka lang ba? Gusto mo magpalit muna? I mean, magbihis ng damit mo bago ka umuwi," sabi ni Aileen sa kanya. "Ayos lang, pauwi na rin naman ako. Ikaw saan ka pupunta at parang nagmamadali ka?" tanong ng binata. "Pauwi na rin sana, sadyang nagmamadali lang talaga ako," tugon ng dalaga. "What if sa bahay ka na lang magpalit?" tanong ng dalaga na ikinakiwit balikat na lamang ng binata. Walang nagawa si Oliver kundi sumama kay Aileen dahil sa alok nito sa kanya. Na makarating sila sa bahay ay agad silang nagbihis ng kanilang mga damit. "Pasensya na ulit dun sa kanina." Hindi maalis sa bibig ng dalaga ang humingi ng tawad sa nangyari na para sa binata ay maliit na bagay lamang. "Naintindihan ko naman. Saka hayaan mo na yon. Maliit na bagay, malayo sa pituka," dagdag pa ng binata at tumawa. "Ito, suotin mo." Inihagis ng dalaga kay Oliver ang isang t-shirt na black. "Kanina tong damit?" tanong ng binata sa dalaga na naupo sa sopa matapos ihagis sa kanyang damit. "Sa akin yan, pero gamitin mo na. Malaki pa naman sa akin, saka isang beses ko pa lang yan sinuot. Kaya huwag kang mag-alala, walang putok sa kilikili yan," madiin na sabi ng dalaga. Tumayo siya upang kumuha ng magandang partner para sa popcorn na kinakain niya at naisip niyang may juice pa sa refrigerator. Isasara na sana ng dalaga ang ref, ngunit nakita niya ang paguban ng damit ni Oliver. Kaya naman tumabad sa kanya ang anim na abs ng binata at mga balahibo nito sa dibdib. Pababa sa tiyan, nakanganga na lamang ang dalaga habang hindi niya maalis ang tingin sa binata hanggang sa napansin siya ni Oliver at napangiti ang binata. "Kayo talagang mga babae, abs ang hanap nyo sa mga lalaki," napailing-iling ang binata ngunit hindi pa rin makagalaw ang dalaga at hindi maibaling ang tingin sa ibang direksyon. "Hoy Aileen, natutulala ka ata?" natatawang tanong ng binata bago natauhan ang dalaga. Hindi kaya, nauutal na sabi ng dalaga. Ibinaling niya ang atensyon sa pagkuha ng juice at bumalik sa sala. "Nakatingin ka kaya sa abs ko?" sabi ni Oliver. "Sira, hindi kaya? Magbihis ka na nga." Inis na hinampas ni Aileen ang braso ng binata bago naupo sa sopa. "Aray, grabe ka naman sa akin." Inda nito sa mabigat na kamay ng dalaga na dumapo sa braso niya. Matapos masuot ng binata ang damit ay naupo siya sa tabi ng dalaga. "Ang ganda ng damit mo," pagbati ni Oliver. "Yung damit lang ba?" tanong ni Aileen. "Siyempre pati yung may-ari maganda rin." Natigilan ang dalaga sa pagsubo ng popcorn at daan-daang tiningnan ang binata. "Shabu pa more,"
Pairap na sabi ng dalaga bago pinagpatuloy ang pagkain ng popcorn. Ayaw mo maniwala, diwag. Akin na lang tong damit mo ah. Di ko na ibabalik. Sabi ni Oliver sabay agaw kay Aileen ng popcorn na hawak niya. Huy, akin na yan. Ayun yung sayo oh. Inaagaw ng dalaga ang popcorn. Ngunit nilalayo naman iyon sa kanya ng binata. Oo na, sayo na yung damit. Akin na yung popcorn ko. Sabi ng dalaga at agad na binawi ang popcorn na parang batang binawi ang lollipop sa kaaway. Kung akin na yung damit, akin ka na rin. Diretsa ang sabi ng binata. Ano? Kunyari hindi naiintindihan ng dalaga ang sinabi ng binata upang ulitin niya ang sinabi. Ngunit imbis na ulitin ni Oliver ang kanyang sinabi, ay nagsawalang bahala na lamang ito. Ay nako, ewan ko sa'yo. Inis na sabi ni Aileen at binato ng unan ang binata. Agad namang gumanti si Oliver dilan para makagawa sila ng kung ano-anong ingay dahil sa kanilang mga tawa. Ngunit sa hindi inasahang pagbato ni Aileen kay Oliver, ay niiwasan ito ng binata kasabay ng paghawak nito sa kamay ng dalaga at napahiga sa sopa. Nakapatong ang dibdib ng dalaga sa dibdib ni Oliver dahilan ng pagkapukaw ng kanilang atensyon at kapo sila ay parehong nakaramdam ng init sa paligid kasabay ng malalagkit na titig ng binata. Naging magkasundo ang dalawa. Palagi silang nagtutulungan sa anumang problema na kinakaharap ng bawat isa. May mga bagay na hindi sila magkasundo. Ngunit agad naman nilang nasusolusyonan at naayos. Kahit na masaya ang dalaga sa piling ng binata at kahit pa napupunan ni Oliver ang pangangailangan ni Aileen sa buhay, ay hindi pa rin mawala-wala sa isip niya na nawalan siya ng mga magulang dahil sa nagawa niyang kasalanan. Naging magkasinta ng dalawa at nagsasama na sila sa isang bahay. Kaya naman nababantay ng binata ang mga kilos ni Aileen, lalo pa at nagkaroon ng depresyon ang dalaga at madalas na umatake ang anxiety niya na labis na ikinatakot ni Oliver. Isang araw na abutan ni Oliver na duguan ang dalaga at nakalumpasay na lamang sa sahig. Puno ng dugo ang kamay, ganun din ang kutsilyo na kanyang hawak. Halos mataranta si Oliver sa kanyang nakita, kaya agad niyang dinala ang dalaga sa ospital. Hindi niya alam kung ilang minuto na itong walang malay at nakalupasay sa sahig kasabay ng pag-agos ng mga dugo sa sahig. Kamusta po siya, Doc? Ayos lang po ba ang kalagayan niya? Bakas sa mukha ni Oliver ang labis na pag-aalala sa nobya. Walang malay si Aileen na nakahiga sa kama habang maraming swero ang nakatusok sa kanya. Nakapulupot na rin ng puting tela ang sugat na nasa pulsuhan niya. Maayos naman ang lagay niya. Naapektuhan lang siya ng kanyang mga problema at labis na pag-iisip ng kung ano-ano ng mga negatibong bagay. Nagkaroon siya ng anxiety depression dahil doon ay naapektuhan na rin ang kalusugan ng pasyente dahil sa pagpapabaya niya sa kanyang sarili. Mahabang paliwanag ng doktor. Pero Dok, kailan po siya magigising? Tanong ng binata, baka maabutan ng dalawa o tatlong araw pa bago siya magising. Maikling sagot ng doktor. Huwag kang mag-alala, magigising siya. Kailangan niya lang talaga magpahinga. Lalo na yung mental health niya na apektuhan. Dagdag pa ng doktor. Salamat, Doc. Umalis kagad ng doktor matapos maipaliwanag kay Oliver ang mga dapat niyang malaman. Ngunit ang binata ay halos maiyak sa sitwasyon ng kanyang nobya. Kahit sinong tao ay ayaw makitang nahihirapan ang mga taong mahal nila sa buhay. Tulad ni Oliver, nahirapan din siya kapag nakakita niyang nahirapan si Aileen. Araw at gabi ang pagbabantay ni Oliver kay Aileen habang wala pang malay ang dalaga. Tanging dalangin ng binata ay ang magising na ang kanyang nobya at maging maayos ang kanilang buhay. Love, kung naririnig mo man ako, please magising ka na. Miss na kita. Bakit kasi ang kulit-kulit mo? Sabi ko naman sa'yo, nakasalanan ang pagtangkaan mong wakasan ang buhay mo, diba? Pero bakit ginawa mo pa rin? Hinawakan ni Oliver ang kamay ng dalaga at hinalikan kahit mahimbing itong natutulog. Ayoko na mawala ka sa'kin. Kaya please, huwag mo nang uulitin yon. Nawalan din ako ng mga magulang. Pero hindi ko naisip na gawin ang ginawa mo. Dagdag pa ng binata, hindi sinasabi ni Oliver sa dalaga
na namatayan din siya ng magulang nung araw na nakita niya si Aileen sa tulay at nagtatangkang magpakamatay. Mahirap din para sa binata, ngunit kailangan niyang maging matatag, lalo na kailangan din siya ni Aileen. Tiningnan ng binata ang sugat na nasa pulsuhan ng dalaga. Nakabalat ito sa puting tela upang tumigil ang pagdugo at gumaling ang sugat. Naramdaman ng binata na gumalaw ang hinliliit na daliri ng dalaga. Kaya naman inusisa niya ng maayos at tinawag ang dalaga. "Lam? Lam, gising ka na?" Halos maiyak ang binata nang dandang imulat ni Aileen ang kanyang mga mata. Sa unang pagmulat ng dalaga, ang kanyang nobyo kagad ang kanyang nasilayan. Kaya pinilit niyang ngumiti at kunwari walang nangyari. "Lam?" Nanginginig na boses ng dalaga. "Sorry." Napayuko ang dalaga dahil alam niyang mali ang kanyang ginawa at alam niyang magagalit si Oliver kapag ginawa niya ulit iyon. "Sorry kung ginawa ko ulit ito. Alam kong kasalanan to pero hindi ko na kasi kaya eh. Down na down na ako sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pagod na akong kakahanap ng solusyon para malutas ang kaso ng mga magulang ko. Kasi kahit anong gawin ko, para wala namang nangyayari eh." Mahabang detalye ng dalaga, unti-unti nang namuo ang mga luwa sa gilid ng kanyang mga mata. Sabay ng paghigpit niya sa pagkakahawak sa kamay na binata. "Love naman, huwag naman kasi ganyan ang iniisip mo. Ginawa mo ang lahat para malutas ang kaso ng mga magulang mo at mabigyan sila ng hustisya. Kaya huwag mong ikulong sarili mo sa ganyang sitwasyon. Kasi wala kang kasalanan. Hindi mo yun kasalanan, okay?" Mas lalong hinigpitan ng dalaga ang kanyang pagkahawak at tumagulgol na malakas. "Ang hirap, pagod na ako. Hindi ko na kaya lang. Suko na ako." Baka sa boses na Aileen ang panghihina, pakiramdam niya wala na siyang pag-asa sa lahat ng bagay at hindi niya na matutupad ang pangako niya sa mga magulang. "Kaya mo yan, love. Andito lang ako para sa'yo. Handa akong tulungan at samahan ka sa lahat ng problema mo. Hindi ako mapapagod na alagaan at intindihin ka dahil mahal kita. At kapag nawala ka sa akin, hindi ko alam kung makakaya ko pang mawala ng isa pang tao na minamahal ko." Niyakap ng binata ang dalaga at doon binuhos ang kanyang mga luha. "Ayoko na mawala ka. Malaga ka sa akin, love. Kaya please, huwag mo nang uulitin kasi natatakot ako." Dagdag niya pa, tila nakusensya ang dalaga sa kanyang ginawa. Mahal niyang binata at ayaw niya rin na mawalay dito. Ngunit paano niya biglang nagawa ang bagay na iyon nang hindi pinag-iisipan na maayos? Dahil sa anxiety depression ng dalaga ay hindi niya na makontrol ang kanyang sarili na gawin ang bagay na dapat ay hindi niya ginagawa. "Sorry, love." Tanging sambit ng dalaga at naiyak na lamang. Ramdam ni Aileen kung gaano siya kamahal na binata. Alam niyang totoo ang nararamdaman nito para sa kanya. Dali sa lahat ng oras, hindi siya sinusukuan ng binata. Naintindihin na talagaan. "Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Karamay mo ako sa lahat ng problemang hinaharap mo. Magsabi ka lang sa akin na karapatan kong tulungan ka dahil boyfriend mo ako at karapatan kong protektahan ka dahil girlfriend kita. Ayoko nakikita ka ng ganyan. Nahihirapan din ako sa sitwasyon mo." Bumalik sa pagkaupo ang binata at muling hinalikan ang mga kamay ng dalaga. "Pangako mo sa akin na hinding-hindi mo na iyon uulitin." Utos ng binata, nais niyang makasiguro na hindi na mauulit muli ang nangyari. "Promise." Malalim na paghinga ang binigay ng dalaga at tinaas ang kanyang kanang kamay. "Hindi ko na ito uulitin. Pangalawang beses na akong naging tanga at hindi na yun mauulit pa." Binaba ng dalaga ang kanyang kamay at muling bumagsak ang kanyang mga luha. "Ang tanga ko kasi hindi ko inisip na may maiiwan ako kapag nawala ako. Na masasaktan kita kapag ginawa ko yun. Ang kitid ng utak ko kasi mas inisip ko yung sakit na nararamdaman ko kaysa sakit na mararamdaman mo kapag nawala ako. Naging selfish ba ako kasi hindi kita inisip?" Tanong ng dalaga. "Shh,
Huwag kang magsabi ng ganyan. Tandaan mo na lang na kung ano man ang problema mo, problema ko rin. Huwag mong susuluhin kasi talagang mahirapan ka kung wala kang karamay. At isa pa, wala kang kasalanan sa lahat ng yan. Hindi mo yan kasalanan, okay? Kaya magpagaling ka na para maipatuloy na natin ang pag-aayos sa kaso ng mga magulang mo. Ngiting tugon ng binata kay Aileen. Habang tumatagal, nagiging maayos ang lagay ni Aileen. Binibigyan ni Oliver ng pansin ang mga bagay-bagay na para sa dalaga ay malaking problema. Kaya naman ay nagagawan kaagad nila ng solusyon. Isang bagay ang darating na ikinagulo ng dalaga. Pakiramdam niya lahat ng tao ay niloko siya. Pakiramdam niya, kahiyan siya sa pamilya niya. Ilan ba ang gusto mong anak? Naku, wag lima ha. Mahirap na baka di ko kayanin. Sabi ni Aileen kay Oliver habang nakayakap sa kanyang likuran. Nakapatong ang baba ng binata sa braso ng dalaga at mahigpit na nakapulupot ang kanyang dalawang kamay sa bewang ng nobyo. Hindi naman talaga lima. Ang gusto ko kasi isang dosena. Patawang tugon ng binata at hinalikan sa pisngi ang nobya. Ano? Grabe ka naman, isang dosena talaga? Mahirapan akong mag-alaga noon pero sa bagay, ikaw naman mag-aalaga kaya ayos lang. Patawang sabi ni Aileen. Ano? Hindi pwedeng ako lang, dapat ikaw ang mag-alaga kasi magpapasuhay lang kami ng mga anak mo sa'yo. Lagi ka namin guguluhin para naman maingay dito sa loob ng bahay. May hahapulin ka ng hanger, may babatuhin ka ng tsinelas, may magsisigawan dito sa bahay pero tayo gagawa ulit ng bago. Natawa ang dalaga sa mga sinabi ng kanyang nobyo. Kawawa naman pala ako eh, hindi na lang pala, di bali na. Pag sa walang bahala ng dalaga, kaya kiniliti siya ni Oliver. Dahilan para maparap siya sa nobyo. Anong di bali na? Hindi pwede, dapat may isang dosenang anak tayo. Gagawa ako ng basketball team. Sabi ng binata. Basketball team? Paano kung may babae? Nakakunot nung tanong ng dalaga. Eh di siya ang ripper eh. Natatawang sabi ng binata. Sira ka talaga, love. Binato ko ng dalaga ang binata. Aray ko naman, joke lang. Napakamot na lamang ito ng ulo bago nagseryoso. Hindi. Sapat na sa akin kung ilan yung kaya mong ibigay sa akin na anak. Kung kaya mo lima, then go. But if you can do 12 babies, why not, diba? Pataas-taas pa ang kilay ng binata. Gusto ko dalawa lang o kaya tatlo. Pwede naman tayong magdagdag kung afford natin silang palakiin. Saka mas maganda kung konti lang para konti lang din yung pagagalitan ko. Ngiting tugon ng dalaga. Hindi nakaimik ang binata. Nakatitig lamang ito sa mukha ng dalaga. Bakit ganyan ka makatitig? Tanong ng dalaga. Hinawi ni Oliver ang ilang buhok na nakaharang sa mata ng dalaga bago hinawakan ang kanyang pisngi. Ang ganda kasing tingnan ng asawa ko, parang diyosa ang nabingwit ko. Alam mo, napakaswerte ko sa'yo. Sabi ng binata, matapos din mawala ng mga magulang ko, nawala na ako ng saysay mabuhay. Walang tao na nandyan para sa akin, kundi sarili ko lang. Ako lang yung nagtataas sa sarili ko kapag nasa baba na ako. Pero nung dumating ka sa buhay ko, sabi ko sa sarili ko, tama na nagpatuloy ako kahit ako lang mag-isa. Kasi kusang darating yung taong nakalaan para sa akin, yung taong handa akong intindihin at mamahalin ako kahit maraming kulang sa akin. At ikaw yon. Kaya salamat sa pagmamahal mo sa akin, love. Alam mong mahal na mahal kita. Hindi yun mawawala. Dagdag pa ng binata. Ang cute naman ng boyfriend ko. Masaya din ako na nakilala kita. Kung hindi ka dumating ng gabing yon, wala na ako dito ngayon. Siguro nga, hindi ko pa yon oras at binigyan ako ng Diyos ng daylan para lumaban kahit nahirapan ako. Ngiting tugon ng dalaga. I love you. Tinitigan ni Oliver ang mata ni Aileen. Bumaba ang tingin ng binata papunta sa kanyang malabi. At dahan-dahan itong hinalikan. Pinaupo ng binata ang dalaga sa lamesa na nasa likuran nila. I love you too. Tugon ng dalaga. Puno ng pag-iinit sa loob ng kusina. Ngunit biglang may nag-doorbell. Kaya naman ay natigilan sila. May tao yata sa labas. Sabi ni Aileen kay Oliver na tila ay walang balak kumawala sa kanya. Hayaan mo sila.
Baka mga bata lang yan sa labas, walang magawa, pag sa walang bahala ng binata at muling hinalikan ang dalaga. Love, tingnan mo muna. Pagpilit ni Aileen nang tumunog ulit sa pangalawang beses ang doorbell. Walang nagawa ang binata, kundi tingnan muna kung may tao sa labas. Love, nandito si Chief Reyes. Meron daw silang bagong impormasyon tungkol sa kaso ng mga magulang mo. Napabalikos ang takbo ang dalaga, papunta sa sala upang kausapin ang mga pulis. Talaga po, ano po yung nakuha niyong impormasyon? Nagagalak na tanong ng dalaga. Nabuhayan si Aileen sa kanyang nalaman at tila ramdam niya na matatapos na ang kanyang problema. Sa wakas malalaman na nila kung ano talaga ang totoong nangyari bago namatay ang mga magulang niya. Hindi pa sapat ang impormasyon na nakuha namin para malutas ang kaso ng mga magulang mo. Pero masisiguro namin na malapit na nating malutas yon kapag nalaman namin kung anong sasakyan ang nakabunggo sa sasakyan ng mga magulang mo nung gabi na namatay sila. Ito nga pala yung mga papers na pwedeng makatulong sa kaso. Iniabot ng pulis ang hawak niyang papel. Pagkakuha ng dalaga sa papel, agad niyang tiningnan ang mga laman na nakapaloob sa loob ng folder. Hindi basta-basta lang nabangga ang sasakyan na sinasakyan ng mga magulang mo. Base sa investigasyon namin, makalipas ang ilang linggo na matay din ang taong nakabangga sa kanila. Ngayon patuloy ang pag-iimbestiga. Kailangan pa nating malaman kung sino at kung ano ang dahilan at kung bakit nila nagawa iyan. Dagdag pa ng pulis, hindi na lamang nakaimik ang dalaga sa mga nalaman niya. Matatapos na ang lahat ng hirap at paghihintay ng dalaga. Naging panatag ang loob ng dalawa. Nang makaalis ng pulis, niyakap ni Oliver ang nobya at muling hinalikan sa noo. Makalipas ang ilang araw ay muling bumalik ang pulis sa kanila. Laking gulat ni Aileen nang biglang tinutukan ng baril si Oliver. Ano to? Bakit ako? Anong nangyayari? Tanong ng binata. Labis ang kaba ni Oliver nang bigla na lang silang sinugod ng mga pulis at sinabi na sangkot si Oliver sa pagkamatay ng mga magulang ni Aileen. Sandali, wala akong alam dito. Wala akong kasalanan. Pagpupumiglas ni Oliver ngunit pilit siyang nilagyan ng posa sa kamay ng dalawang pulis. Oliver Banwegan, galing ka sa pamilya ng Banwegan family na may-ari ng malaking kumpanya sa bansa. Ang iyong ina at ama ay si Mrs. Emery Banwegan at Mr. George Banwegan. Base sa investigasyon na napag-alaman namin ay may kinalaman ang mga magulang mo sa pagkamatay ng mga magulang ni Aileen Romero nang gabing nabangga ang sinasakyan na kotse na mag-asawang si Mr. and Mrs. Romero ay nandun ang iyong ama at ina. Base sa nakuhang pangyayari sa CCTV, diretsa ang binangga ni Mr. Banwegan ang sinasakyan na mag-asawa. Nagulat ang binata sa mga sinabi ng pulis. Hindi na iyon alam at wala siyang kaalam-alam sa ganung pangyayari. Sandali, paano po yun mangyayari? Namatay din po ang mga magulang ko. Nabunggo po sila sa Magallanes Street ng gabing namatay din ang mga magulang na Aileen. Pagdating ko doon, agad kong pinaimbestigan ang pangyayari. At isang linggo lang ang nakalipas, hindi kinaya ni Daddy. Namatay din siya after ni Mami mawala ng buhay. Paliwanag ng binata. Tama ka. Dahil na gabing iyon ay nabangga na nila ang sasakyan ng mag-asawang Romero bago pa sila bumangga sa Magallanes Street at ilang milya lang ang layo ng Magallanes Street sa Rizal Street kung saan nabangga ang mag-asawang Romero. Dagdag pa ng pulis na mas lalong nagpagulo ng isip ni Oliver. Pahihintulutan kang ibigay ang iyong side pagdating sa korte at kumuha ng iyong sariling abogado para malutas ang kaso. Ngayon sumama ka muna sa presinto at doon ka magpaliwanag sa mga gusto mong ipaliwanag. Walang pasabi na hinila si Oliver ng mga pulis. Papasok sa sakyan nila at dinala sa presinto. Walang nagawa ang binata. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya ay hindi siya pinapakinggan ng mga pulis. Hindi rin alam ng binata ang tungkol sa mga nalaman niya. Kaya nais niyang malaman kung totoo bang ang mga magulang niya ang nakapatay sa mga magulang ng dalaga. Matamlay na tumayo si Aileen upang salubungin si Oliver. May posa sa mga kamay nito at hawak-hawak ng mga pulis. Love, hindi to totoo. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi nila. Agad na sabi ng binata sa dalaga. Kung ang mga magulang ko man ang may kasalanan ng yon,
Bakit ako ang ikukulong nyo? Tanong ng binata. Hindi ko alam kung pakikinggan ba kita, Oliver. Kung paniniwalaan ko ba na wala kang kasalanan. Oliver, may ebidensya. Hindi mo ipagkakaila na hindi kayo ang pumatay sa mga magulang ko. Kahit pamilya mo pa, kasalanan mo rin yun. At pagbabayaran niyo yun, hindi ko gugusto yung magkaroon ng pamilya sa taong may koneksyon sa pumatay sa mga magulang ko. Nanginginig na boses ng dalaga. Tila uhaw na uhaw ito sa ustisya, kaya hindi nito naiisip kung ano ang mga sinasabi niya. Pero bakit ako? Wala akong ginagawang masama. Bakit kailangan ako magbayad ng kasalanan na hindi ko naman ginawa? Tanong pa ng binata. Oo, may kasalanan ang mga magulang ko. Pero hindi ako ang dapat na magbayad nun. At wala na rin ang mga magulang ko. Kaya bakit ko papagbabayaran ang kasalanan nila kung pareho lang silang nawala na? Dagdag pa ng binata. So alam mo, nakakunot nung tanong ng dalaga. Bakit niyo gustong patayin ang mga magulang ko, ah? Bakit sila pa? Ano bang gusto niyong makuha? Inis na itinapo ni Aileen ang mga papel na hawak niya sa harapan ni Oliver. May kinalaman ka ba dito? May kinalaman ka ba sa pagpatay sa mga magulang ko? Nasaan ka ng gabing yon? Lumapit pa ng mas malapit ang dalaga kay Oliver. Hindi siya nito mahahawakan dahil may posas sa mga kamay ng binata. Alam mo ba ang lahat ng to? Hindi nakaimik ang binata at yumuko na lamang simbolo na sumasang-ayon siya sa sinabi ni Aileen. Sabihin mo, sumagot ka! Napalakas ang boses ng dalaga. Kaya naman tumango na lamang ang binata bilang tugon. Ano? Alam mo ang lahat ng ito simula pa lang? Oliver, anong klaseng tao ka? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita pero bakit? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang totoo? Nagpapakatanga ako. Maghanap ng solusyon sa problema ko. Nagpapakahirap akong mahanap kung sino may pakana sa pagpatay sa mga magulang ko. Tapos ikaw lang pala kung saan-saan ako naganap. Hindi ko alam ang magulang mo lang pala ang may kasalanan. At parang kasalanan mo na rin yun dahil hindi mo sa akin sinabing totoo kahit alam mo. Pinipigilan ng dalaga ang mga kamay niya na kahit anong oras maaari niyang maisampal iyon kay Oliver dahil sa galit. Hanggang kailan mo balak itago ang lahat ng to? Masaya ka ba na nahihirapan ako ng ganito? Na nasasaktan ako ng dalis sa ginawa mo? Na paglihim sa akin? Akala ko pa naman mahal mo ako. Akala ko tinutulungan mo ako pero pakiramdam ko ikaw yung dahilan kung bakit ako nasasaktan ng ganito ngayon. Dagdag pa ng dalaga. Maniwala ka, hindi ko to alam. At wala akong kasalanan. Ang alam ko may nabangga ang mga magulang ko bago pa sila mamatay. Hindi ko naman alam na mga magulang mo iyon. Sabi ni Oliver. Wala na akong dapat paniwalaan sa iyo, Oliver. Tapos na rin tayo. Magdusa ka sa kulungan. Doon ka na mamamatay tulad ng ginawa niyo sa buhay ko. Bakas sa mukha ng dalaga ang galit. Nanginginig ang mga kamay niya at namumula ang pisngi niya. Nais niyang saktan ang binata ngunit hindi niya kaya. Dahil kahit ipagtabuyan niya si Oliver, mahal niya pa rin ito. Nagmakaawa ang binata na paniwalaan siya ng dalaga. Ngunit naging matigas si Aileen. Sinunod niya ang dapat niyang gawin at nais niyang mabigyan ng hustisya ang mga magulang niya. Kahit pa masakit para sa kanya, dahil ang taong may sala ay ang taong minahal niya. Pagdating ng kulungan ni Oliver, ay pinapasok agad siya sa isang kwarto na maraming tao rin ang naroon. Pinagtitinginan siya ng mga lalaki at tila pinag-uusapan dahil bago siyang salta. Uy, mukhang batang bata pang lalaking to, ah. Nakangiting sabi ng isang lalaki na hindi naman kilala ng binata. Lumapit sa kanya ang limang lalaki at pinalibutan siya labis ang takot ng binata dahil kahit anong oras pwede siyang mabugbog ng mga ito lalo na at wala siyang laban. Dahil mag-isa lang siya. Anong kasalanan mo, boy? Tanong ng isang lalaki na nasa gilid niya. Maraming tato sa kanyang mga braso at may katabaan at medyo malaki ang katawan. Anong pangalan mo? Tanong naman ng isa. Oliver. Nauutal-utal na pagpapakilala ng binata. Parang bakla ka naman magsalita, tol. Ayusin mo. Binangga si Oliver ng isang lalaki na nasa kabila niya. Kaya naman ay napatras ito sa kabilang direksyon upang mabangga niya din ang isang lalaki na ikinagalit naman ito. Ano ba? Hindi ka ba nag-iingat? Tanong ng lalaki at tinulak si Oliver. Hindi ko po sinasadya. Agad na sabi ng binata, hindi siya pwedeng magsiga-siga sa loob
Dahil baka iyon na ang kanyang ikamatay kung papatulan niya pa ang mga taong kasama niya sa loob. Abay, loko to ah. Sumasagot-sagot pa. Agad na sinuntok ng lalaki si Oliver. Dahilan para matamaan ito sa kabilang pisngi at matumba sa sahig. Pinagtutulungan ang binata ng limang lalaki. Halos walang awas siyang binugbog na tila ay ikakamatay ng binata. Wala naman nagtangkang tumulong kay Oliver dahil alam nilang mapapahamak din sila kapag tinulungan nila ang binata. Napabuga ng dugo si Oliver at namimilipit sa sahig dahil sa sakit na kanyang natatama at sa masipan ng limang lalaki na tumatama sa katawan niya. Samantala sa kabilang banda naman, Ma, Pa, sorry po. Nakaupo sa gilid ng puntod ng kanyang mamagulang si Aileen. Magkatabi lang ang kanyang ama at ina ng puntod. Kaya naman pinagitnaan niya iyon ng bulaklak at nilagyan niya ang dalawang kandila sa gilid. Matapos sinindihan niya iyon. Kasalanan ko po na minahal ko yung taong anak na pumatay sa inyo. Pero ngayon, nasa kulungan na po siya. Napagiganti ko na po kayo. Nabigyan ko na po ng hustisya ang pagkamatay niyo. Unti-unting namuo ang mga luha ng dalaga at napangiti na mapait. Ma, Pa, siguro kung nakinig ako sa inyo noon, kasama ko pa kayo. Kung naging mabuting anak lang sana ako sa inyo, sana naging maayos ang pamilya natin at hindi kayo nawala sa buhay ko. Kasalanan ko po ang lahat ng to. Napagulgol ng iyak ang dalaga. Miss na miss ko na po kayo ni Papa, Ma. Kung pwede ko lang po ibalik ang mga oras. Nakasama ko pa kayo. Gagawin ko kahit anong kapalit. Makasama ko lang ulit kayo. Kasi po ang hirap-hirap. Ang hirap mabuhay na wala kayo. Oo, nagagawa ko na ang lahat ng gusto ko ngayon. Lahat ng ayaw nyo na gawin ko, nagagawa ko na. Kasi wala nang magbubunganga sa akin na huwag kong gawin yan. Pero naisip ko, kaya nyo lang yung ginagawa kasi para din sa ikabubuti ko. At ngayon, nagpakatanga ako sa lalaking akala ko mahal ako. Pinunasan ng dalaga ang kanyang mga luha bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ma, kung talagang mahal niya ako, dapat sinabi niya sa akin ang totoo, diba? Dapat kahit alam niyang masasaktan ako, sinabi niya pa rin. Para kahit papaano, mabawasan ang sakit. Oo, masakit na malaman ang totoo. Lalo na sila yung dahilan ng pagkamatay niyo. Pero sana naman, iniisip niya yung nararamdaman ko. Ang sakit, Ma. Mahal ko siya pero dahil sa ginawa niya, para niya akong pinatay at para niya ako niloko. Dahil pinaniwala niya ako na wala siyang alam sa lahat na nangyari sa buhay ko. Napayangad ang dalaga sa langit, pinipigilan ng kanyang mga luha na bumagsak. Bakit kasi ako pa? Karma ko ba to? Dahil sa makasalanan na nagawa ko? Nakatingin sa langit ang dalaga at tila kinakausap ang mga ulap sa impapawid. Ganun na ba talaga ako sa mga tao? Di lahat na lang ng taong mahal ko nawawala sa akin? Bakit hindi na lang ako? Bakit sila pa? Ako naman ang may kasalanan, kaya ako na lang. Sigaw ng dalaga. Biglang nagtipon ang mga ulap sa kalangitan at dumilim ang paligid. Nagbabadya na uulan na malakas. Tumayo ang dalaga at muling nagsalita habang nakatingin pa rin sa langit. Ako na lang ang kunin mo. Malakas na sigaw ng dalaga. Sabay ng pagdalugdog ng malakas. Ano, nagagalit ka sa akin? Sige, magalit ka. Harapin mo ako. Kunin mo ako. Tutal ang sakit-sakit naman na mga pinaparamdam mo sa akin dito sa lupa. Patayin mo na lang ako, tulad ng mga magulang ko. Biglang bumuhos sa malakas na ulan. Ngunit hindi iyon inalintana ng dalaga. Bagkus patuloy pa rin siya sa pagsasalita kahit wala naman siyang kasama. Tila ang Diyos ang kanyang sinisisi sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Alam mo, kung Diyos ka, hindi mo ko sasaktan ng ganito. Hindi mo sa akin ipaparamdam ang ganitong sakit. Kung mahal mo ako, bakit ganito yung pinaparamdam mo sa akin? Alam mong ayoko ng ganito, pero bakit? Ilang beses ko nang pinili na mamatay na lang kaysa mabuhay sa ganitong sitwasyon. Pero pilit mo akong pinipigilan, binibigyan ng mga dahilan para lumaban. Tapos malalaman ko ang totoong nangyari na mas dalang pumapatay sa akin. Sana hindi ko nalang nalaman ang totoo. Para hindi ako nasasaktan ganito. Basang-basa ng dalaga ngunit tila wala lang para sa kanya ang lamig. Ano ba talagang gusto mo para sa akin? Gusto mo ba na palagi lang ako masaktan ganito? Biglang kumidlat na malakas na ikinaupo ng dalaga. Bakit? Bakit ako?
Ayoko na. Ulit-ulit na sabi ng dalaga kasabay ng pag-ulan na malakas at pagbuhos ng kanyang mga luha. Nagising si Eileen dahil sa sinag ng araw galing sa bintana na tumatama sa mukha niya. Akmang tatayo ng dalaga ngunit naramdaman niyang sakit ng kanyang katawan. Tila siya ay pagod na pagod at walang lakas para gawin ang mga bagay-bagay. Muling naalala ng dalaga ang mga nangyari sa kanya. Dahil na muling pagbagsak ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagyuko ng dalaga, tila isang malamig na hangin ang yumakap sa kanya na ikinataas na mabalahibo niya dahil sa kilabot na kanyang nararamdaman. Anak, lumaban ka. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi mo kasalanan ang lahat na nangyari. Maging matatag ka at magtiwala sa Panginoon dahil tanging siya lang ang makakatulong sa iyo sa panahon na bumabagsak ka. Huwag kang susuko dahil hindi pa tapos ang lahat ng ito. Isang boses ang nagsalita na hindi mawari ng dalaga kung saan ang galing. Dahil wala naman siyang kasama sa loob ng kwarto. Bigla siyang napaiyak na malakas at tinawag ang ama. Alam ng dalaga ang boses na iyon at ang boses na iyon ay ang nais niya makita. Pa? Pa? Sambit ng dalaga. Isang lalaki ang nakita niyang nakatalikod sa kanya. Napakaliwanag ng paligid niya at tila nakakasilaw. Pa? Sambit ulit ng dalaga dahil ng paglingon ng lalaking nakatalikod. Tama ang kanyang hinala na ang lalaking iyon ay ang kanyang ama. Napaiyak ang dalaga at agad na tumayo. Sinunggaban niya ng yakap ang kanyang ama. Patawarin niyo po ako pa, mal na mal po kita. Sabi ng dalaga habang umiiyak. Mal na mal din kita anak, huwag kang sumuko at tapusin mong nasimulan mo. Bigla na lamang nawala ang liwanag sa paligid ng dalaga at nawala na din ang kanyang ama. Pa? Pa? Paulit-ulit na sambit ng dalaga habang nilalasap niya ang yakap ng kanyang ama. Ngunit pagdilat niya ay isang lalaki ang nakadikit sa katawan niya. Napasigaw na malakas ang dalaga at agad na lumayo sa lalaki na karap niya. Doon niya lamang napagtanto na nasa loob siya ng kwarto at iba na ang kanyang suot na damit. Sino ka? Bakit ako nandito? Tanong ng dalaga. Umatras ang lalaki bago nagpaliwanag. Nakita lang kita kanina sa may sementeryo. Basang-basa ka sa ulan at tila nawalan ka ng malay. Kaya ayon, dinala kita dito sa kondo ko. Don't worry, si Aling Jisan ang nagbihis sa'yo. Ang katulong ko, maamong sabi ng lalaki. By the way, I'm Marvin. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay sa dalaga. Ngunit naiilang ang dalaga na abutin din ang kamay nito. Kailangan ko na umuwi. Tanging sambit ng dalaga at tumayo upang umuwi. Bukas ka nalang umuwi, gabing-gabi na. Saka malakas pa rin ang ulan sa labas. Tugon ang binata sa dalaga. Kunot noong naghanap ang dalaga ng orasan upang makita kung anong oras na. At napakagat labi na lamang ito na makitang alas 11 na ng gabi. May pagkain sa rep. Kung gusto mong kumain, kumain ka na lang. Huwag kang maya sa akin. It's an honor to serve a girl like you. Nakangiting sabi na binata. Hindi ako gutom. Pagtanggi ng dalaga ngunit biglang nagreklamo ang kanyang tiyan. Dahila naman ng pagngiti ng lalaki. Ramdam ng dalaga ang sakit ng kanyang katawan at pag-iinit ng kanyang mga balat. Pakiramdam niya, lalagnatin siya kaya naman hindi na ito nag-abala pang tumayo. Okay, dadala na lang kita ng pagkain dito. Sabi ng binata at lumabas ng kwarto. Labis ng pagtataka ni Eileen dahil sa lalaking hindi naman niya kilala. Ngunit ganun siya nito ituring. Huwag kang matakot. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Tinulungan lang kita kasi basang-basa ka kanina sa ulan. Sabi ni Marvin, iniabot ng binata ang dala niyang pagkain at ipinatong sa kama ng dalaga na nakapatong na rin sa mini table. Hindi mo ako kailangan pagsilbihan. Isa pa, hindi mo naman ako kilala. Bakit mo ako pinapasok sa condo unit mo? Tanong ni Eileen matapos mibaba ng binata ang dala niyang pagkain. Hindi naman ako tulad ng iba mag-isip. Mukha ka namang mabait na tao. Kaya may tiwala naman ako. Ikaw na lang bahala kung pagnanakawan mo ako. Kabalit ng pagtulong ko sa'yo. Nakangiting tugon na lalaki. Kumain ka na habang mainit pa ang soap na pinaluto ko kanina kay Aling Jessan. Utos ng binata. Hakmang susubuan na niya ang dalaga ngunit pinigilan siya ni Eileen. Hindi, ayos lang. Ako na. Hindi sinasadyang nawakan ng dalaga ang kamay na binata. Ngunit agad din niya iyong tinanggal. Mainit ka. Pagpuna na binata. Ha?
Hindi naman. Kinapa ng dalaga ang kanyang leeg upang damahin kung mainit ba siya. Nagulat ang dalaga nang biglang inilapit ni Marvin ang kanyang mga kamay sa noon ng dalaga, sunod sa kanyang leeg at sa kanyang pisngi. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ng dalaga. Mainit ka. Mukhang lalagnatin ka na dahil nagpaulan ka. Ilang minuto ka rin nababad sa ulan, kaya posibleng magkasakit ka, sabi ng binata. Kumain ka muna at ikuha na kita ng gamot para hindi niyan lumala pa. Dagdag pa ng binata. Hindi kumain ang dalaga, kaya naman pinilit na lamang siya ni Marvin kumain kahit ayaw niya. Sinubuan ng binata si Aileen, kaya naman hindi na nakatanggi ang dalaga. Habang magkasama sila, may namumuong kakaiba sa pakiramdam ng dalaga. Dahil ito sa mga pinapakita ng binata sa kanya, dagdag pa ng pagiging mabait ni Marvin at maalaga. Nagdaan mga araw si Marvin ang nandyan sa tabi ni Aileen. At hindi nagtagal na palapit ang loob ni Aileen sa binata at naging komportable sa kanya. Nasabi ng dalaga kay Marvin ang lahat ng kanyang nararamdaman at ang kanyang mga pinagdadaanan. Kaya naman mas lalong inalagaan ang binata ang dalaga, dahilan para mas lalong lumalim ang kanilang pagsasama. Ang swerte siguro ng girlfriend mo? Nakangiting sabi ni Aileen kay Marvin. Nakaupo sila sa bench na nasa gilid ng kalsada at tila nagbibilang ng mga dumada ang tao sa kanilang harapan. Gumaling ang dalaga ngunit patuloy pa rin ang pag-alaga sa kanya na lalaki. Nililibang siya nito at pinapasaya, dahilan upang makalimutan niya ang kanyang mga problema. Oo nga, maswerte talaga. Pero malas dahil wala pa akong girlfriend eh. Tugon ng binata na ikinagulat ni Aileen. Ano? Wala ka pang naging girlfriend? Kahit isa ba wala? Tanging iling-iling lang ng binata ang kanyang isinagot na ikinataas ng kilay ng dalaga. Don't tell me wala ka pa ding first kiss? Natatawang tanong ng dalaga na ikinangiti na lamang din ni Marvin. Seryoso? Isang successful man, gwapo, mayaman, mabait, maalaga, mapagmahal pero walang girlfriend since birth? Laking gulat ng dalaga at umagalpak ng tawa. Anong nakakatawa doon? Tanong ni Marvin. Wala naman, napaisip lang ako kasi hindi pala lahat ng gwapo at mayaman may mga girlfriend or boyfriend. Minsan ang iba talaga, single pa rin. Tumatanda na lang sila, wala pa silang asawa at anak niyan. Pangaasar pa ng dalaga. Hindi naman kasi lahat swerte sa love life. Saka maingat kung hinihintay ang magiging girlfriend ko. Kasi gusto ko yung una kong girlfriend. Siya na rin ang magiging asawa ko. Yung babaeng iharap ko sa altar. At makakasama ko habang buhay. Kasama ng mga anak namin. Nakangiting sabi ng binata. Napaisip ang dalaga sa sinabi ni Marvin. Hindi niya alam kung bakit kapag kasama niya binata, iba ang nararamdaman niya. Bigla-bigla niya lang nararamdaman yon kapag tinititigan niya ang binata habang nakatingin sa ibang direksyon. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ng binata na makita niyang nakatitig sa kanya si Aileen. Ha? Wala naman. Tama ka, mas mabuting maghintay ng tamang panahon kaysa pumasok sa isang relasyon ng maaga. Tapos ang ending, maghihiwalay din kayo. Napabaling ng tingin ang dalaga sa ibang direksyon. Meron akong gustong babae. Hindi ko nga lang alam kung gusto niya rin ako. Hindi ko din naman gustong pilitin siya na gustuhin ako dahil gusto ko siya. Hindi nakaimik ang dalaga sa sinabi ng binata. Maghintay na lang ako ng tamang panahon para ipagtapat sa kanyang nararamdaman ko. Dagdag pa ng binata. Bakit naman? Paano kung maunahan ka ng iba dyan? Tanong ng dalaga. Pakiramdam ng dalaga kumirot ang puso niya sa mga sinabi ng binata. Malabo naman na siya ang tinutukoy nito. Din malabong magustuhan siya ng binata. Pero bakit siya nasasaktan kahit hindi naman siya sigurado sa mga nararamdaman niya sa binata? What do you think? Dapat ko na bang ipagtapat sa kanyang nararamdaman ko or what? Tanong ng binata sa kanya. Bakit naman akong tinatanong mo? Pero kung gusto mong malaman ang sagot ko, kailangan mo nang ipagtapat ang nararamdaman mo sa kanya dahil baka maunahan ka pa ng iba dyan. Kawawa ka. Mapangasar na tugon ng dalaga kahit medyo nasasaktan siya sa kanyang mga sinasabi. Sa bagay, tama ka. Ayoko din namunahan ng iba. Pagsang-ayon ng binata, hinawakan ni Marvin ang kamay ni Aileen na nakapatong sa kanyang ngita. Tinitigan niya ang mga mata ng dalaga bago nagsalita. Aileen, I know it's weird. Nagkakilala tayo ng maikling panahon. Nakilala din kita ng buo.
Marami akong natutunan sa iyo at pinapalakas mo palaging loob ko. Aileen, kung pahintulutan mo akong ipagtapat sa iyong aking nararamdaman, huwag ka sanang kagalit kung mamahalin kita ng labis. Nagulat ang dalaga sa sinabi ni Marvin sa kanya. Ibang saya ang kanyang naramdaman, sabayan ng kaba na hindi niya maintindihan. Tama ka, hindi ko na dapat patagalin ang nararamdaman ko sa iyo dahil baka mas lalo pa itong lumalim. Kaya mas mabuting aminin ko na para alam mo na iniibig kita. Dagdag pa ng binata. Sandali, bakit? Hindi maintindihan ng dalaga. Ngunit sobrang saya niya na ipinagtapat ng binata sa kanya ang nararamdaman nito. Kasi ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pinapangarap kong babae. Ikaw ang hinihintay ko. Ngayong dumating ka na, hindi na kita pakakawalan pa. Niyakap ng binatang dalaga na tila wala pa rin maintindihan sa nangyayari. Nagtagal ang panahon, naging maayos ang pangliligaw ni Marvin kay Aileen. Samantalang si Oliver ay patuloy pa rin umaasa na darating ang panahon para sa kanya at mapapatunayan niya na wala siyang kasalanan at makakalaya na siya sa kulungan. Inaasahan pa rin ng binata na makakasama niya ulit si Aileen sa kanyang paglabas. Ang hindi niya alam ay mayroon ng bagong minamahal ang dalaga. Sa hindi inasang panahon ay may bumisita kay Oliver na isang lalaki. Ikinagulat ng binata dahil mula na makulong siya ay wala na isa man lang ang bumisita sa kanya. "Siya po ang bisita niyo," sabi ng pulis sabay turo sa lalaking nakaupo sa isang lamesa. Nilapitan ni Oliver ang lalaki at naupo sa harapan niya. "Sino ka?" tanong ng binata, ngunit imbis na magsalita ang lalaki ay inabot nito ang isang brown envelope sa kanya. "Buksan mo at tingnan mo ang nasa loob," utos ng lalaki. Nagtatakang binuksan ng binata ang loob ng envelope at tiningnan ang loob. Nagulat si Oliver na makita niyang isang lalaki ang nasa picture. Nakasombrero ito at tila takip na takip ang muka. Sa sunod na picture, nakita niya ang plate number ng sasakyan ng kanyang mga magulang. Nagtaka ang binata bakit may ganong picture ang lalaki. Agad niyang tiningnan ang susunod na picture at nakita niya ang mga magulang niyang papasakay sa kotse ng gabing iyon. Biglang naalala ng binata ang gabing namatay ang mga magulang niya. Sumakay ng kotse ang mga magulang ni Oliver. Dilisusunduin nila ang binata sa airport. Galing Australia si Oliver dahil napagpasyahan niyang umuwi upang makasama ang mga magulang. Ngunit sa hindi inasang pagsundo sana sa kanya ay ang gabing namatay ang mga magulang niya. "Bakit ka may ganitong litrato? Sino ka ba?" tanong ng binata sa lalaki. Tinignan siya nito sa mukha bago nagsalita. "Teka, kilala kita. Ikaw yung palaging sumusunod kay Aileen dati. Ikaw yun, di ba?" pag-uuna ng binata sa lalaki. "Sandali lang, makinig ka sa sasabihin ko. Para ito sa iyong paglaya," tugon ng lalaki. "Nung araw na namatay mo magulang mo, inutusan akong putulin ang switch na sasakyan na gagamitin nila. Pagkatapos kong magawa yan, saktong umalis na sila para sunduin ka sa airport. Ngunit pagdating sa kalsada ay nawalan sila ng preno. Kaya naman nabangga nila ang sasakyan ng mga magulang ni Aileen nang hindi sinasadya, kasabay ang pagbangga din nila sa kasunod na street ng kalsada. Ngunit isinugo ng mga magulang mo sa ospital. Kaya naman hindi na kontento ang lalaking nagutos sa akin na ipapatay mga magulang mo. Inutusan niya akong puntahan sa ospital ang dalawa at patayin. Pero nakonsensya na ako sa mga ginawa ko. Hindi na ako makatulog dahil doon." Mahabang detalye ng lalaki. Hindi na lamang nakaimik ang binata at pinakinggan na lang ang lalaki sa pag-amin nito. "May mga anak din ako at nakita ko ang naging sitwasyon mo dito sa loob. Ayoko na makita ang pinagbabayaran mo ang kasalanan na hindi mo naman ginawa. Kaya napagdesisyonan kong sumuko at magbagong buhay." Dagdag pa na lalaki. "Kung ganun, sinadya talaga ang nangyari sa pamilya ko. Sinadya silang patayin. Pero sino? Sino ang nag-utos nito sa iyo?" tanong ng binata. "Si Marvin Esteban. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito." Pag-amin ng lalaki. "Maari mo bang aminin yan sa korte? At ikaw ang maging ebidensya na wala akong kasalanan?" tanong ni Oliver. "Gagawin ko para sa ikatatahimik ng pamilya ko at ng konsensya ko." Tugon ng lalaki na ikinanginti ng binata. Labis ang saya na nararamdaman ng binata. Dilis sa wakas ay makakailis na siya sa kulungan at makakasama niya ng muli ang kanyang nobya. Isang sulat ang natanggap ni Aileen mula sa cellphone at walang pangalan kung kanino galing. "Mag-iingat ka sa kasama mo.
hindi mo pa siya gaanong kilala. Agad na itinago ni Aileen na kanyang cellphone nang dumating si Marvin sa kanyang harapan. Ano yan, Han? Tanong ng binata. Wala, Han. Gusto mo bang kumain? Tanong ng dalaga na nakangiti at tinago ang cellphone sa likuran niya. Sige ba, basta ang asawa ko magluluto. Bakit hindi? Pagsang-ayon ng binata, papunta na sila ng kusina na biglang may kumatok sa pintuan nila. Kaya agad itong binuksan ng dalaga. Chief Reyes? Kamusta po? Napadaan po kayo? Nagtatakang tanong ng dalaga dahil alam niya ay tapos ng kaso ng kanyang mga magulang. Pwede ba kitang makausap ng tayong dalawa lang? Tanong ng pulis sa kanya na ipinagtaka ng gusto ng dalaga. Bakit po? Anong meron? Tanong ng dalaga ngunit ngumiti ang pulis dahil nakatingin sa kanila si Marvin at tila ay nagmamasid. Pwede bang pumasok? Tanong ng pulis. Tanging pagtango lang isinagot ng dalaga. Kaya naman ay agad na pumasok ang dalawang kasama na pulis ni Chief Reyes. Ano pong nangyayari? Tanong ng dalaga. Mr. Marvin Esteban, ikaw ay inibitahan sa presinto upang maimbestigahan. Agad na sabi ng pulis. Sandali, ano to? Wala naman akong kasalanan na gawa. Sabi ng binata habang nilalagyan siya ng posa sa kamay. Chief, bakit niyo po inaaresto si Marvin? Tanong ng dalaga. Wala po siyang kasalanan. Dagdag pa ng dalaga. Aileen, nagkamali tayo ng kinasuhan. Hindi si Oliver ang totoong may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang mo. At kahit mga magulang niya ay wala ding kasalanan. Aksidente ang lahat na nangyari nang gabing mamatay ang mga magulang mo. Sabi ng pulis, paano niyo po nasasabi yan? May ebidensya po ba kayo sa mga sinasabi niyo? Tanong ng dalaga. Wala akong kasalanan, Han. Tulungan mo ako. Sabi ni Marvin habang inilalabas siya ng dalawang pulis na nakahawak sa kanya. Aileen, isang lalaki ang nangangalang Jerry ang pumunta sa kulungan at naglatag ng ebidensya na walang kasalanan si Oliver sa lahat ng nangyayari. Ang lalaking yon, itinuturo si Marvin Esteban na suspect sa pagkamatay ng mga magulang mo. At pagkamatay ng mga magulang ni Oliver, ng gabing iyon, sinadyang putulin ang preno ng sasakyan ng mga magulang ni Oliver. At sa hindi sinasadya, ay nabangga nila ang sasakyan ng mga magulang mo. Dahilan para mabangga din sila. Paliwanag ni Chief Reyes, hindi makapaniwala ang dalaga sa mga nalaman niya. Tila agad siyang sinundot ng kanyang konsensya sa ginawa niyang papapakulong kay Oliver. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ng dalaga at tumingin kay Marvin na nakasakay na sa sasakyan ng mga pulis. Kumuha ng abogado si Oliver para patunayan sa korte na wala siyang kasalanan at ang lalaking umamin sa kanya ang magiging ebidensya niya at marami pa itong binigay sa kanya ng mga picture na patunay na may ugnayan sila ni Marvin dahil si Marvin ang naguutos sa kanya na gawin ang mga bagay ng mga nagawa niya. Sabi ng pulis, nagpunta ng kulungan ang dalaga kasama ang mga pulis. Nais niya makita ang binata at humingi ng tawad sa ginawa niya. Pagdating doon ay nakita niya si Oliver na walang posas. Kausap nito ang kanyang abogado at tiyak na pinag-uusapan nila ang tungkol sa kaso. Hindi alam ng dalaga kung haharap ba siya sa binata o hindi dahil na rin sa ginawa niya ay tila wala na siyang mukhang maiharap sa binata. Huwag kang matakot, kausapin mo siya at pag-usapan niyo ng maayos ang tungkol sa kaso ng mga magulang niyo dahil hindi niyo malulutas ang kaso na ito kung hindi kayo magtutulungan. Remember, kayong dalawa na lang ang nandito. Wala na mga magulang nyo. Kaya kayo na lang ang pag-asa nila upang mabigyan sila ng hustisya. Kaya huwag niyong sayangin ang panahon na ito. Sumasang-ayon sa inyong panahon dahil sa lalaking tumulong sa inyo. Paalala sa kanya ni Chief Reyes na nasa tabi niya at pinagmamasdan siya habang tinitingnan ang binata. Tama ka. Salamat. Sa ayaw at sa gusto ni Aileen ay kailangan niyang humingi ng tawad sa binata dahil sa kanyang nagawa. Hindi niya sinasadyang magawa iyon at sadyang nais niya lang mabigyang hustisya ang mga magulang niya. Kinagawa iyon ng dalaga. Nagulat si Aileen na bigla siyang makita ni Oliver. Hindi ito ngumiti ngunit lumapit ang binata sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aileen. Pakiramdam niya napakalaki ng kasalanan niya na tila ay gusto niya na lang mailibing ng buhay. Aileen? Sambit ni Oliver na makalapit na ito sa dalaga. Tulala lamang ang dalaga habang nakatingin sa binata at tila natahi ang kanyang bibig at hindi makapagsalita. I miss you. Agad na niyakap ng binata ang dalaga
Kahit hindi pa ito nagsasalita, walang nagawa ang dalaga at kahit paghinga ay tila pigil niyang ginagawa. Ang tagal kong hinintay ang panahon na ito. Salamat din natupad ng aking hiling na makalaya at muli makasama ka. Dagdag pa ng binata bago kumalas sa pagkakayakap. Hindi ka ba masaya na nakalaya na ako? Tanong ng binata. Hindi, masaya ako na nakalaya ka. Masaya ako na mali ang lahat ng bintang sa'yo. Patawarin mo ako kasi nasira ko ang buhay mo. Dahil lang sa isang pagkakamali. Nagdesisyon ako bigla nang hindi ko pa sigurado kung ikaw ba talaga ang may sala. Pero ngayon alam na natin kung sino ang totoong dapat na parusahan. Nautal man ang dalaga ay pinagpatuloy niyang pagsasalita sa binata. Huwag kang mag-alala. Mabibigyan na ng ustisa ang mamagulang natin. Hindi lang ang mamagulang mo, kundi pati na rin ang ginawa nilang pagpatay sa mamagulang ko. Sabi ng binata, Aileen, ako dapat ang humingi ng sorry sa iyo. Ang mamagulang ko lang dapat ang napahamak noong gabing yon. Pero nang mawala na ng preno ang sinasakyan nila, saka nabangga ang sinasakyan ng mamagulang mo. Dagdag pa ng binata, naiintindihan ko ang lahat na nangyayari. Lalo na ngayong mapatunayan mo na hindi ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng mamagulang ko. Hindi lang ako ang nabigyan ng kapayapaan, kundi pati na rin ang pamilya mo. Sabi ni Aileen, matapos ang lahat ay nag-umpisa na ang pagtipon-tipon sa korte upang patunayan na walang kasalanan si Oliver. Habang nakikinig ang lahat ng tao na nasa loob, ay labis naman ang saya na nararamdaman ni Oliver. Til pagkakataon na niya upang gantihan ang lalaking matagal na niyang kinasusuklaman. Kababata ko si Marvin, lumaki kami nang magkaiba ang buhay. Mayaman ang pamilya ko kaya naman kinukup na lamang nila si Marvin. Pumayag ako dahil ang buong akala ko magiging mabuting kaibigan siya. Ngunit sa hindi inaasahan, siya ang sumira sa pamilya ko. Inutusan niya si Jerry upang patayin ang magulang ko at nagtagumpay siya sa ginawa niya. Dahil akala niya makukuha niya ang lahat ng ari-arian ng magulang ko. Habang nasa kulungan ako, nagdudusa sa mga kasalanan na hindi ko naman ginawa, ay sinamantala niya ang panahon upang makuha ang loob ng babaeng minamahal ko. Dahil ganun ito kasuklam, ang lahat ng akin ay gusto niyang maging kanya rin. Hindi ka makontento sa kung anong meron ka, kaya nagagawa mong manakit ng ibang tao para lang sa kagustuhan at kaligayahan mo. Mahabang detalye ni Oliver sa harap ng maraming tao. Matapos niya magsalita ay binigyan din ng pagkakataon sa Jerry na magsalita para sa lahat. Si Marvin Esteban po ang nag-utos sa akin na putulin ang preno ng sasakyan na gagamitin ng pamilya Banwegan sa pagsundo sa kanilang anak. Nang oras na yon, nabangga din nila ang sasakyan na sinasakyan ng pamilya ni Aileen. Dahilan upang mamatay din ang mga ito. Ang lahat ng sinabi ng lalaki kay Oliver sa kulungan ay ganun din ang sinabi niya sa korte. Inilabas din nila ang mga ebidensya. Kaya naman ay mas naging malakas ang puwersa ni Oliver na makalaya at mapawalang sala dahil lang totoong may sala ang dapat na magbayad nun sa kulungan. At yun ay si Marvin. Sinungaling ka! Sinampal ni Aileen si Marvin na makatayo ito sa kinaupuan niya. Akala ko anghel ka, isa ka palang demonyo na nagpapanggap lang na mabait. Akala mo kung sino kang gwapo. Mamatay tao ka naman. Magbayad ka sa kulungan ng mga kasalanan mo sa pamilya ko at sa akin. Muling sinampal ng dalaga si Marvin para sa mamagulang ko na pinatay mo. Inisasabi ng dalaga, ito para sa pangluloko mo sa akin. Muling sinampal ng dalaga ang binata sa kabilang pisngi. Kaya naman napabaling ng direksyon ang mukha ng binata. Tapos ka na. Uto-uto naman pala kayo eh. Akala ko ba matalino ka, Oliver? Hindi ba gusto mo kung saktan? Gawin mo na. Napangisi na lamang si Oliver bago lumapit sa binata. Kahit papaano, may puso pa naman ako. Hindi tulad mo. Wala ka na ngang puso. Wala ka pang respeto. Alam mo, Marvin, ang lahat ng nasa iyo akin. Kaya respeto sa may-ari bago mo angkinin. Isa pa, mas mabuti nang manahimik na lang ako kaysa makipagtalo sa bobong kaharap ko. Inis na sabi ng binata, tila nasampal si Marvin sa mga sinabi ng dalawa. Kaya naman ay hindi na lamang ito nagsalita pa. Matapos maikulong ang totoong may sala, ay muling nagkabalikan si Aileen at si Oliver. Tulad ng dati naging maayos ulit ang kanilang pagsasama.
At sabay nilang kinalimutan ang kanilang madilim na nakaraan. At hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento.